开心吗？开心。Ang Quezon City Jail ang ikatlong pinakamalaking city jail sa buong bansa kung bilang ng nakakulong ang pag-uusapan. Kung tutuusin, dapat 278 lamang ang nakakulong dito sa Quezon City Jail. Pero sa ngayon, ang population niya ay lagpas na sa 3,000. Kaya naman ang sinasabi, yung congestion rate ng Quezon City Jail ay mahigit 1,000% na. Sa aking pakikipag-usap sa ilang preso, halos pare-pareho ang kanilang idinaraing. Anong kaso mo? Ilang buwan ka na rito? Ilang taon? Magdadalawang taon na. Magdadalawang taon na. Gano'ng katagal bago mag-hearing ulit? May 8 months, minsan 6 months. Sa ano yung ibig sabihin ng 8 months? 8 months, maghihintay ka ng hearing. Tapos pagdating ng hearing date? Minsan cancel. Receipt. Cancel? Oo. Hindi pa po kami sentensyado. Ano, para na kami sa sentensya, biro nyo, ang hearing namin 1 year. 8 months, tapos mare-reset, mantala ang sentensya lang niya, mga 10 years. Halos mga iba rito, 9 years na. Wala pang linaw. Kakautang pa, biro, pag nasintensyaan ka. Yung iba, pag nasintensyaan, lumalaya na lang. Kung di lang masintensyaan, hindi pa lalaya. Dapat to talaga, ang problema talaga namin dito, sa korte. Kailangan nyo talaga sa korte, medyo parang dapat bilisan nila yung proseso para hindi naman kami kawawa rito. Lahat ng mga detainees dito ay hindi pa nahahatulan ng korte. Pero dahil sa bagal ng takbo ng kanilang mga kaso, marami sa mga detainees dito ay ilang taon nang nakakulong sa city jail. Ang sabi nga nung ilan, higit pa yung pamamalagi nila dito sa city jail sa dapat nilang sentensya. Malaking problema ang kakulangan ng mga abogado at huwes na hahawak sa kaso ng mga nakakulong. Sa average po, bago makapag-hearing ang isang inmate namin, naaabot ng isang taon. Kasa kadahilan na nare-reset ang hearing o napopospone, nakikita rin naman ito ng Korte Suprema particular. Nagpalabas sila ng pag-aatas, no? Pagdaragdag ng mga korte na mag-hear o magta-try ng mga drug cases. Lalo na ngayon, lumolobo po ang bilang ng mga inmates na involved, no, sa illegal na droga. Dahil kulang ang espasyo, kailangan nilang gumawa ng paraan para makahanap ng pwesto. Para may matulugan yung iba, gumagawa na lang ng duyan. So yan yung tulugan nila kahit sobrang baba na, sinisiksik nila sarili nila dun sa ilalim. Kasi wala na talagang space. Sa ganito kalaking selda, ma'am, kung susundin yung UN standard, ma'am, na 4.7, dapat mga ano lang to. Nasa 5 hanggang 10 lang dapat po itong area na to. Ilang kayo ngayon dito sa dorm na to? 100 plus. 100 plus inmates. Itong area na to lang, ma'am. Sa init ng kwartong ito, mistula silang mga sardinas sa sikip. Ayon sa datos ng Quezon City Jail, 1,849 sa mga kaso ang bailable o pwedeng magpiansa, kasama na rito ang illegal gambling. Ibig sabihin, pwede sana silang pansamantalang makalaya kung mabayaran lang ang piyansa at sa labas ipagpatuloy ang pagdinig sa kanilang kaso. Ito sana ang pwedeng mangyari kay Joseph. Ang kanyang kaso, Cara Cruz. 6 na buwan ang sentensya sa kasong ito. Pero si Joseph, 9 na buwan nang nakakulong. Hindi ho alam ng pamilya niyo kung nasan kayo? Hindi nila alam? Hindi pa po. Mula po nung inaresto kayo, hindi niyo pa po sila natatawagan? Hindi po. Bakit po? Nawala yung telephone number po. Walang telephone? Wala na. Nawala, nagkaulo-ulo po, ma'am. Nasaan po sila? Manila. Sa may Manila. 1,000 hanggang 6,000 piso ang piyansa para sa kanyang kaso. Ang problema, wala naman siyang pagkukunan ng pera. Nag-hearing na po ba? Anong nangyari dun sa hearing? Ay, wala rin. Hanggat wala rin kami multa, hindi pa kayo makakalaya. May nagmumulta kayo. Magkano po yung... 1,000 po, ma'am. Hindi nyo gumabayaran yung... Hindi pa po. Wala kaming dalaw. Hiling ni Joseph, malaman ng pamilya niya ang kanyang kalagayan dito sa loob ng Quezon City Jail.
Dahil sa hiling ni Joseph na makita ang kanyang mga kaanak, hinanap namin sila sa ibinigay niyang address. Binisita ng reporter's notebook ang pamilya ni Joseph sa Maynila. Pinabot ng team ang kasalukuyang kalagay ni Joseph. Yan yung nakaluwag na lugar. Kasi ako may tumatawag sa anak ko. Ano yung reaction niyo? Nalaman niyo kung nakakulong? Kasi pinawal ako sa mga. Hindi lang sa Quezon City Jail nangyayari ang ganitong sitwasyon. Dahil maging sa ilang probinsya, halos pareho ng nararanasang problema. 120 lamang ang kapasidad ng Tacloban City Jail, pero sa kasalukuyan nasa mahigit 750 ang nakakulong dito. Kaya naman tila doble parusang dinaranas ng mga detainees dito. Bawat selda dito sa Tacloban City Jail may mga itinayo ng tarima o pinagpatong-patong na higaan. Okay lang sa inyo na parang mapuno ito ng, halimbawa yung sulok niya, yung wala pa, itataas po pwede. As long as na may bed bunks, kasi unlike kung dito sa sahig, prone sa sakit. Under the stress! Yes, 10, 15, 20, under stress! Pagsapit ng gabi, pagkatapos ng kanilang head count, kanya-kanyang hanap ng mapupwestuhan ang mga bilanggo. Ang ilan sa... Ayon sa warden, lumaki pa ang bilang ng mga nakakulong sa Tacloban City Jail dahil sa pinaigting na laban kontra droga. Pag-assume ko po is 650 lang. Yata. And then ngayon, mga 758 na. Majority of the cases, drugs. Actually, ang na-observe din namin, pagdating sa mga judges, sa court, mabilis din ang ano nila eh, dispensation sa mga ano, sa mga kaso, lalo na sa drugs. Sa Quezon City, kalahati ng mga nakakulong, drug-related ang mga kaso. Sa lagay na to ay bumaba na ang bilang ng mga detainees dito sa Quezon City Jail dahil simula noong Agosto ay pansamantala munang hindi tumatanggap ng bagong detainees dito. Kaya sa ngayon ay nasa mahigit 3,000 ang bilanggo dito sa City Jail mula sa mahigit 4,000. Salip ay didiretso sila sa detention facility sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan. Tugon naman ng BJMP, bahagi ng kanilang rehabilitasyon ang pagsasagawa ng mga livelihood program at alternative learning system para sa mga nakakulong. Kasi hindi po pwede po na ang mga inmates namin ay makulong lang sila at wala silang ginagawa. Sapagkat kapag yan po ang ginawa natin, this will be the same set of people na gagawa uli ng mali sa paglabas, tapos babalik sila. Isa sa mga naging solusyon sa problema sa mga city jail, ang Justice on Wheels na ginawa noong 2004. Pakay nito na mapabilis ang pagdinig sa ilang mga nakabimbing kaso. Dapat din daw pag-aralan ang pagdidecriminalize sa ilang mga kaso dahil sa ganitong paraan ay maaaring mabawasan ang mga ipapasok sa mga kulungan. Karapatan ng sino mang inaakusahan na magkaroon ng pantay na pagtingin ng hustisya. Hiling nila ngayon mapabilis ang usad ng kanilang kaso at mapabuti ang kanilang kondisyon habang nasa likod ng rehas.